Yo, what's up mga kamotor? So ngayon, tuturo ko naman ngayon paano mag-tune up ng 2-valve engine na motorsiklo. Meron tayo ngayon dito kawasak na barako. Ayan, 2-valve yan, big valve. So ngayon, tune up natin. Turo natin paano mag-timing. Hindi na natin ito bubuksan. No? Dito na lang, doon natin i-adjust dun sa kick. I-kick lang ng konti. Para itong timing mark, ayan. Itong timing mark, ayan, ito. Pag nandito, tutukod natin dito, tututok natin dyan sa timing guide para malalaman natin kung naka-top dead center na siya mga kamotor. So ngayon, sige, ayan mo nga, ano, G, konting ano, kick. Danda lang na kick, baba mo lang sa kick. Ngayon mga kamotor, itatop dead center natin siya, no? Op, ayan, check mo yan, naikot yung timing mark ba? Op, danda lang. Op. Tama na. Up. Yan, check mo dito ngayon kung may clearance na tong dalawa, tong intake valve tsaka exhaust valve. Ito, intake valve to, ito. Ito naman yung exhaust valve. So, meron na siya. So, ito meron. May clearance dito. Meron din dito. Koonte. So, kung nagdududa pa kayo mga motor, pwede nyo pa ulit ikutin siya ng isa pa. Yan. So, isa pa. Ikutin pa natin ang isa. Ayan. Ayan yung timing mark ko. Ikot. Ayan. Ah. Tingnan. Lumagpas. Op. Konting. Op. Tama na. Ulit. Ayan. Ito. Mayroon na clearance siya. Ito mga motor, mayroon ng clearance, no? Napakalaki. Pause muna natin. Tignan natin kung ano yung clearance niya. Kuha tayo ng feeler gauge. Pero kailangan mga boss, respeto pa rin sa marunong mag-feeling gauge yung mga kapakapa lang kasi doon naman lahat talaga nag-uumpisa. Pero sa mga tulad nito, may mga shop na kailangan standard na tayo, no? Kailangan natin gumamit ng feeler gauge. Yun lang mga motor. So kung sanay kayo doon, wala naman tayo magagawa. Doon tayo sa kapakapasanay, wala namang problema yon. Parang medyo bawas puntos lang yun. Halimbawa, may engineer na nagpagawa. Siyempre, ang ano nun, standard talaga. So, yon. Hanap tayo ng ano. Tingnan natin kung ano sukat niya. So, mga kamotor, kahit 0.25 na, no? Kahit 0.0, ayan, 23. Napakaluwag niya pa rin, no? Para sa exhaust valve niya, ayan, makikita nyo, ayan o, sobrang luwag niya pa rin, masamang pangitain niya mga kamotor, so kailangan lang dyan, 0.14 yung ano, exhaust, or 0.12 intake, or 0.14, so, ngayon, napakaluwag mga kamotor, ayan o, 0.23 na yan. Ibig sabihin, kasama sa nag-iingay ito, ayan o, yung exhaust valve niya. Kaya kailangan natin adjust. Adjust natin mga kamotor. So mga kamotor, ang napili natin dyan, kasi hindi na rin makita natin yung manual na nakasulat. So ito na lang yung lagi natin ginagamit. 0.8 mm. Huwag kayo titingin dito sa taas ha, dito kayo tumingin sa baba. 0.08 mm para sa intake, tapos 0.13 mm sa exhaust valve nya, no? Kasi ngayon ang sukat nito 0.25, napakalaki ng clearance kaya medyo maingay. So yun, kailangan natin ng 10 G's dito. Lubagan muna natin itong intake. Buat lang natin to. Skipan lang natin.
Yan ang intik ka na. Intik yan dyan. Intik yan. Yan na pasok ng gasolina. Yan yung para sa gasolina. Na valkyrans. Pag kumakapit na mga kamotor. Ayun na lang simpleng gulong. So mga kamotor, ito yung exhaust valve naman. 0.13 lang tayo, no? 0.13. Hindi 0.13 mga kamotor, masyadong malaki yun. Ito, ano natin. Angat muna di. Para kasi ito, mataas din yung piston displacement na ito eh. Para hindi siya mabilis mag-init, kailangan medyo malaki din yung clearance niya talaga sa exhaust valve. Sa monte. So yun lang mga motor, no, kailangan bago mag tune up, kailangan naka-set na yung ano, nakatutok na yung timing mark dito sa timing guide, ayan. Ayan, may nakalagay naman dyan letter T, ayan, no. So ayan. Ayan, may nakalagay naman dyan letter T, no, timing mark. Tapos dito, tuldok na yan, kailangan naka-yan, top dead center. Kasi kung naka-bottom dead center yan, nasa baba yung piston, so hindi mo yan ma-adjust yung valve clearance, no. Kaya ganun lang dapat. Tapos dito, tsaka proper, no. Pero respeto pa rin dun sa magaling magkapa, dun pa rin tayo minsan kasi, lalo na ako nung bago pa lang, nalilito rin ako gumamit nyan eh, yung pillar gauge nyan, lagi ako nagkakamali dyan. So, ang sundan mo lang dyan, yung nasa baba. Yung may 0.0 something, ganun. So, yun lang mga motor, takpan na natin to, tapos paanda rin natin kung nag-improve nga ba. Alright. So, papaanda rin natin ha. Check natin kung
natanggal ba yung ingay. Okay. Kasi ito yung natuyuan ng langis, no? Ayan. Check natin. Geji, paano mo? Yan, mga kamotor. Ayan. Nawala na yung kalansing, oh. Ayan. Lalo na yung sa exhaust valve niya, oh. Nawala na yung ingay. So, yun, mga kamotor, no? Sa mga ano, sa mga nakatutok sa atin diyan, ha, mag-subscribe na po kayo at saka comment niyo na lang po yung mga gusto niyo pang matutunan o nice yung malaman po about sa motor. Comment niyo na lang sa baba. At sana patuloy niyo pa rin suportahan ang ating YouTube channel. Yun, salamat mga motor. Ride safe palagi. Ingat.